6th floor. Yeah. 6th floor tayo. Mo tatanggap ka ng bonus. Wala, tin may pambayad din siya. Wala na. Nandito na kami. Ikaw, una ka na lang. Papasok na kami. Good afternoon, ma'am. I did not come here the first 3 months. Because I did not go here for my first 3 months. One by one. Let's see. My 6 months. Your job is okay? Yes, ma'am. Good? Yes. Thank you. Yeah, it is a good job for employer. Yes, ma'am. Keeping game. Yeah. I already claim my first. Yeah. Yes, thank you. Yes, ma'am. Good. Yeah. This is 200. Okay. Yeah. I'll keep your paper. Thank you, ma'am. Okay. Yeah. Your wait time, your phone name, employer name, your phone number, okay? Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Nakuha na nga namin ni Ate Berlin yung aming bonus. Pasensya na at hindi na naipakita kung paano namin tinanggap yung pera. Kasi, naranasan nyo na ba mga amiga na to do for cute ka sa harap ng camera? Yun pala'y hindi naka-on yung video box ko po. Adi yun, walang nangyaring recording. Kung kailan mag-i-edit na ako, saka ko pa nalaman na wala palang na-record. Yun pa man din yung pinaka-highlight ko sa vlog na ito. So, sasabihin ko na lang. Ayun, 200 ang natanggap ko. Tapos, si Ate Berlin is 300. Kasi yung first 3 months niyang bonus na 100, nito lang niya kinuha kasabay nung aming pangalawa at huling evaluation bonus. So, $200 is ang palitan ngayon ng
Hong Kong dollar to Philippine peso is 6.24, bumaba na siya. Kaya yung 200, nagkakahalaga siya ng 1,248.13. So, malaki-laki na rin mga miga. Compare po sa minimum namin for day which is $149.35. So, yung aking first 3 months is 100. Yung aking common sense doon is fair. Sa pangalawa ay fair. So, walang pagbabago. Naasar ako sa asawa ko. Pinagtawanan ako. Pinanood yung part 1 itong video. Buti naman daw inamin ko mahina ang common sense ko. Asara. Ako kasi matanong ako eh. Lalo na pag hindi malinaw sa akin yung unang instruction. So, ang sa akin eh, mas mabuti na yung nagtatanong kaysa gumawa ka ng mali. Halimbawa na lang sa pagluluto. Yung amo ko kasi, isa, dalawang ulit, gusto niya maintindihan ko na kaagad, no? Pero, sabi niya, cook after cut. Ang ibig pala niyang sabihin is, lulutuin muna bago hiwain. So, pag sinunod mo yung sinabi niya, eh iba pala yung kanyang ibig sabihin. So, walang pag-asang magiging good yung common sense mo. Imbis na cut after cook, eh cook after cut. So, kaya ang ginagawa ko na lang pag nagbibigay siya ng instruction, ang ginagawa ko na lang yung kabaliktaran. Pag naaalala ko, nawawala ang stress ko, grabe. Maraming salamat kay Ate Valine, kay Ate Leonor, sa suporta. Kasi siya yung naging camera woman ko. Pinapasa ko sa kanya yung camera ko. Yun pala naman, hindi ko napipindot yung video button. Kaya nasayang din yung effort ni Ate Leonor. Maraming salamat Ate Leonor sa suporta. Kabatch namin siya sa agency sa Pinas. Pero iba yung broker niya. Silang dalawa ni Inday Cordapia na isa ding vlogger. Pag iba ang broker, iba din yung agency dito sa Hong Kong. So, sa agency nila, wala silang ganung evaluation. Kaya sabi niya, sana all. Maraming salamat sa kay Sir Tony na broker namin kasi mayroon siyang mga ganung evaluation para sa mga domestic helper na good performance. Shout out sa agent namin sa aming agency, si Ma'am Lani De Los Santos. Magandang gabi sa iyo, Ma'am. Maraming salamat po sa lahat. Yan, ang aming butihing si Ma'am Lani De Los Santos na kahit naiinis na sa mga pasaway na aplikant, yan, gumingiti pa rin yan. Hi sa iyo, Ma'am. Miss you. Maraming salamat nga pala sa viewers ko sa aking part 1. Marahil ako lang din ang karamihan yung nanood sa mga views. Kasi paulit-ulit kong pinapanood yung video ko. Maraming salamat din sa limang viewers na nag-subscribe. Maraming salamat. Shout out sa inyo. Kung nais nyo mapanood ang susunod kong video, pakiclick lang po yung subscribe sa ibaba nitong video ko with bell notification para po ma-update kayo ni YouTube kapag may bago po akong upload na video. Yun po. Bonus na din po yung like. Pakipindot naman po yung like. Maraming salamat po sa panonood. Nawa po ay lagi niyo po akong suportahan. Maraming salamat.